Naman, ako, team, walang kabusugan tayo for today's video. Nako, ito na nga, Kaloy. Kanina siya may pugo. Ngayon naman, gatas ng kalabaw at kesong puti sarap ng almusal. Nako, nakakagutom. Fresh na fresh to. Susie, galing mismo sa farm na binisita ni Jenzel. Bukod nga sa paggata, susubukan daw niyang gumawa doon ng kesong puti. I love kesong puti, pero hindi ako marunong kung paano. Oo. Tell us how, the carabao. Uy, gusto ko yan. Fresh na fresh talaga ang mga paggatas natin ngayon at paggawa ng kesong puti, mga kapuso. Ako, nandito pa rin po ako sa isang carabao farm dito sa Magdalena, Laguna. Ako, ready na nga po akong maggatas. Pero bago yan, alam nyo ba, mga kapuso, na ang lahi nitong mga kalabaw na nandito ay Brazilian, Bulgarian at Italian. O, diba? Dito sa 5-hectare farm na ito, may 30 silang kalabaw na free range o pag-alagala lang dito sa farm. Ang pinakamatanda po nila, mga kapuso, ay 7 years old at ang pinakabatang kalabaw naman ay 2 years old. O, diba? Eh, syempre, bago tayo maggatas, magpapakain muna natin tayo. Kasi tignan nyo, medyo gutom na sila. Oh, ayan, oh, pakainin na natin. Ayan. Bali, pakchong grass or super napier grass ang kinakain ng mga kalabaw dito. Pero mga kapuso, minsan pag nabibitin po sila sa mga damo, ay pinapakain din po sila ng feeds para syempre hindi naman ganung mabiti ng ating mga kalabaw. Oh, ready na ba tayong maggatas? Ha? Kanina, mga kapuso, ay pinaliguan na po sila at nilinisan bago tayo maggatas, o, di ba? At ngayong magagatas po tayo, syempre magpapaturo po tayo sa owner, si Mr. Aaron Flores, kung paano ang tamang paggatas sa mga kalabaw. Good morning, Sir Aaron! Good morning po, ma'am! Ayan po, so ano po ba yung first step or ano po ba yung tamang paggatas sa mga kalabaw? Una po, ma'am, pinakain po namin sila ng sapal po. Okay po. Tapos po, paliliguan po sila. Tapos po, yun po, gagatas na po. Okay. Ito po, ma'am, tinatalian po namin yung paa para po hindi po masipa yung balde po. Ah, kasi lalagyan po natin ng balde. Opo. O, pwede na po ba ako umupo? Ayan, so, nakatali naman po, mga kapuso, para hindi din po tayo masipa o pati po ang kanilang mga buntot po, ay para nakatali hindi din po. Ayan, ito na, magsustart na po tayo. Ito po. Ayan, okay lang po ba nakaupo ako dito sa Opo, ma'am. Ayan. Hindi po ba sila masasaktan pag hinawakan ko? Hindi po yan, ma'am. Ano po yan? Lalamas-lamasin niyo po muna yung gatas. Medyo kung agalaw po sila, no? Gaganunin po? Lalamas-lamasin po muna, ma'am. Okay. Para po ma-ano po. Ayun, may lumalabas na sa kanya. Tapos, yung ma'am, akin hindi pa din, wala pa din. Ito po, ma'am. Una, ano yun? Okay po. Pipisalin niyo po pababa. Ganito po. Ay, wala pa. Pero akala ko mabilis lang sa mga kapuso, pero hindi pala. Pipisalin niyo po, ma'am. Ito po, ma'am. Pisil po, pababa. Hindi po ba sila masasaktan kasi medyo... Hindi po, ma'am. Maano na yung... Ayun! Sangkal, ba yun? Sangkal na po yan kasi, ma'am. Kinakabahan na po, mga kapuso. Ayun, yeah, o! Ganun po, ma'am. Diba? Ayun! Baby-baby pa lang yung mga gatas na lumalabas sa akin. Alam niyo ba, mga kapuso, na ang gatas ng kalabaw ay may 58% more calcium, 40% protein, 43% less cholesterol, kaya super healthy talaga, di ba? Thicker and creamier din ang mga gatas ng kalabaw. Pwede po bang dalawang kamay? Pwede po yan. Pero wala talaga lumalabas sa akin. Pipisa niyo, pababa po. It contains protein, fat, lactose, vitamins and minerals din. Nako, okay na ata ito, kuya. Ayaw talaga sa akin eh. Ngayon naman po ay dadalhin po natin siya sa timbangan para i-record po ang kanilang timbang kasi most of the time daw po per day 6 to 7 liters of milk ang na-produce ng isang kalabaw dito. Ayan, ilan po siya ngayon? Hindi ko makita. Ayan! So, ngayon dadali naman po natin siya sa ating pasteurization place para gumawa tayo ng kesong puti. Ibigyan ka pa, ma'am. Sapat, iyan po. Ilalagay muna natin siya sa milking can ngayon. Tapos dadali na po natin siya sa production area. At nandito
Nandito na nga po tayo sa production area kung saan ginagawang kesong puti ang gatas ng kalabaw. Kasama po natin ngayon si Miss Marini Casisola, ang processor manager nila. Miss Marini, paano po ba yung first step? Or ito po ba yung first step sa paggawa ng kesong puti? Yes po. So ngayon po ay nagpa-pasteurize tayo ng gatas until ma-reach po niya ang 72 degrees Celsius. Ayan, na-reach na niya 72. So, aalisin na po natin dito okay. sa apoy. Para palamigin. Okay, tara po! Lalagay na natin siya sa tubig na may yelo para mapababa ang temperature niya ng 42 degrees Celsius. Ito po, o. Oh. Ayan! So, ayan, nakababa na po siya ng 42 degrees Celsius. Tatanggalin po uli natin siya dito. Ang bilis lang po pala niya, no? Lagyan natin ng rennet. Para mabuo siya. Mm. Ayan po yung nagpapabuo talaga dun siya. Nagpapabuo sa cheese. So, iseset aside natin siya for 30 minutes. After 30 minutes, ito na ang magiging itsura niya. Ayan, mabumuo na po siya. Mabumuo siya, so ikakat natin siya para palabasin natin yung kanyang whey. Oh, yun po pala yun. Ikat, ide-drain na natin. For another 1 to 2 hours. Ayan! At ito na po ang kakalabasan! Yes. Ito na po ang kesong puti natin, mga kapuso! Nako, sana nag-enjoy po kayo sa Carabao Farm Adventure natin today. Dito lang yan sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, Unang Hirit!